Cargo hold cleaning is the first priority job of the deck boys after discharging the cargo. We make sure that before we reach our next loading port, our cargo hold is clean and ready to receive the new cargo. So please watch my video until the end on how the deck boys making extra money by cleaning cargo holds. We start our day with a toolbox meeting. So lahat ng D team, or shall we say deck team, pupunta sa bridge para di-discuss ni Chipmate yung mga strategies na gagawin para pagdating sa baba, hindi na magkagulo-gulo at tuloy-tuloy and smooth ang paglilinis habang maganda pa ang panahon. So sweeping muna bago magbaldeho para mabawasan yung cargo residue at habang tuyo pa ay magaan siyang birahin. Wala ka lang ang video! Wala yung pagkakas ng video ha! Kaya ang video! Minero! Basta ng Gio, gagawin ko lahat. Pamili ng gatang Gio, kudos! With the help of mocking winch, so binibira namin yung mga cargo residues at tinatapon namin sa dagat. So malayo man kami sa nearest land, hindi naman harmful sa marine environment yung cargo residues, so comply pa rin namin yung MARPOL. So pagkatapos mag-sweeping, so eto na, washi-washi na. So ayan, tinutulak na namin yung mga kargada simula taas pababa. Mas maganda pag ang pressure ng seawater nyo ay malakas para makatanggal agad ng mga putik at saka likabok. So ayan guys, simula lang kami maglinis kasi priority namin itong bodega para anytime pwede to load na, kaya anytime kahit may puerto na malapit pwede to ano na siya, loading, kaya paspasan pong linisan. Tsaka advantage sa amin kasi may ano to, may cleaning bonus, kaya suabe. Yo guys, coffee break muna. Hirap kumita. Yo lupa. Anong tawag ito? Empanada Ilocano. Empanada de Ilocano. So, ayun, Ilocano. Alam niya yung pangalan. Ikain na lang ng marami para may balik yung lakas. May siyampan na bodega. So, ayan guys. Medyo may stain lang natira konti. Ayos lang yan kasi dirty cargo naman lagi kinakarga namin. Iron ore o tsaka coal. Hindi kami nagkakarga ng grains saka mga iba, fertilizer. So design lang yung barko namin as ore carrier saka coal. Cargo cleaning, pasunta na kayo. One month team ako ngayon, single player, online. Ilang giniagawa mo? Ito, para sa pamilya, yan yung tinatawag nila. Kasi sabi nila pag human, matarap lang yung trabaho. Anong masarap sa gano'n? Pero pwede na kami magpumbero yung mga gusto mag-iman dyan. Payo ko lang, huwag na kayong mag-iman. So guys, papakita ko sa'yo kung ano ang laman sa loob ng bilge. So
So yung bilge ay yung tubig na nililinis namin dito sa bodega, diyan pumapasok tsaka pinapamout siya palabas para hindi mapuno yung tubig yung bodega, tsaka minsan yung mga kardurisidyo din masama. So tara, pasukin natin na tayo ay magmina. So ito yung wash water galing sa paglilinis namin. So may dumi, di ba? Kasi putik yung karga eh. Mamaya papasukin natin yan. Bawasan muna natin yung tubig. Oh, dito na. So this is the bilge. So yung bilge, medyo maliit lang. Maskip kaya kasya ano lang, maliliit na tao lang kaya dito. So dalawang compartment. First compartment ito. Pangalawang compartment. Ito, yan. Yan dyan yung makeup yung tubig. Dyan yan palabas. So yan ay tsura niya. So things to bring. Things to bring, pangkakal. So, galon, plastic, foam, dash pan, saka squeegee. Malaki ang role na ginagampanan ng bilge sa bodega. So dapat minimaintain ito lagi, tsaka laging malinis. So walang obstruction sa strainer para makahigop siya agad at mapamout niya agad yung tubig. So yan, ganyan lang. Parang easy lang tingnan pero mahirap. Ang sikip, ika nga nila eh, kung gusto mo ng pera, paghirapan mo muna bago mo makuha. So ganito maglinis. Masikip, mainin, hirap kumalaw, pero ayos lang kasi pera naman kapalit. Kaya, pasok na. Ang ibigan, natapos rin. Ang bilge cleaning. No, may isa pa. Every hole may dalawang bilge. Ang alam ng iba, pag sinabing seaman, maraming pera. Pero ang hindi nila alam, bago namin makamit ang inaasam namin na pera, ay pagdaanan muna namin ang pagod, hirap, at puyat. Lahat ng mga sakripisyong ito ay kaya namin tiisin para lamang sa aming mga pamilya. Sa likod ng matatamis naming ngiti at mga tawa ay ang lungkot at pagod na bihira nyo lang makikita. Isa na namang magandang morning at good weather, perfect for the painting job. Scraping muna para matanggal yung mga loose paint and then fresh water, pagkatapos painting. So pipinturahan lang yung mga scratches para ma-preserve yung mga bagal at hindi kalawamin. So job well done! Ready na yung bodega namin, antay na lang kung saan ang next loading port. So pag naloadingan na, saka pa namin mukuha ang aming extra cleaning bonus! What's up guys? So I hope na nag-enjoy kayo at may natutunan at nakukuha ko ating idea kung paano kami maglinis ng cargo hold, lalo-lalo na sa cape-size vessel. So ganyan, kumikita yung mga ano dito, yung mga marines. Ganyan sila kumikita ng extra money. So tontuwa kami pag may cargo hold cleaning kasi pera na naman, extra bonus para may maipadala sa pamilya. So maganda kung liner ka Australia, China. So once a month may cleaning. So in 9 months or 10 months contract mo, once a month may cleaning. So tiba-tiba na, hindi na masama, di ba? Ganyan talaga. Kailangan paghirapan muna para makuha yung pera. So, yan, linis. So, kailangan teamwork kayo sa mga kasama nyo. So,
para tuloy-tuloy yung linis tsaka mas maganda habang pagbitaw ay maganda pa yung panahon, tira na agad kasi mahirap maglinis pag sarado yung bodega. For more videos to watch guys, so please don't forget to like and subscribe my YouTube channel.